Busy ka ba? Ating Kikay, busy ka? Ayan. Good evening. Good evening. Ayan, brother Limon. Brother Limon. Ano ang detalye nitong pangyayari na to? Hindi, ito kasi. Hindi, ito kasi. Kaso na to. No? Bakit nag-e-echo ako? Ayan. Sa akin yun, sa akin yun. Ang tatanggalin ko yun. Itong kaso na po, alam na, itong kaso na po, 7 counts of libel. Ang nag-file nito si... Si Miss Jo Antopacio. Ngayon, sa pagkakaalam ko, although na-forward ko naman sa yung document na nabasa ko rin, dapat nga babasahin ko yung kanina sa live ko eh. Na-topic ko na rin yan. Pero for ano purposes, hindi natin babasahin yan kasi baka ma-ano tayo, mabalikan tayo. Yes. No? Yes, but at any rate, based on sa personal na pagkakaalam ko, kung naalala mo, Brother Limon, meron akong live one time na pinaakyat ko sila sila Kuya Nani Patosa. Pasensya na po kayo kasi mga kaibigan ko po yung mga yan. Hindi naman nila binabanatan si Sir FLM, ano? Ngayon, yung si point na yan, yung time na yun. Ano yan, si Amazing Idol yan, di ba? Oo. Ngayon, yung punto na yun, binalita lang ni Kuya Amazing Idol na meron ng warrant of arrest yung mag-asawa. Okay. Yun yun. Mm-hmm. So, if we look back, mga siguro may isang buwan na siguro or a few weeks ago na, no? Ngayon, itong mag-asawa na to, ina-underestimate nila yung judicial process. Akala nila... So, paano pala nila ina-underestimate? Paano paraan nila ina-underestimate? Ina-underestimate in a way na ini-snub nila kasi meron silang natanggap na subpoena. Okay. Si according kay Miss Jo Antopacio, nagpadala, pinadala pa niya yung kopya through LBC. So therefore, wala silang kusot na talagang ni-receive nila yung documents. Diba? Ngayon, pag meron kang subpoena galing sa court, no? Okay. At may kailangan at tinanahirin. Para lang po, ito lang po yung alam ko, no? Hindi po ako abogado at hindi ako nagmamarunong. Disclaimer lang po. Based lang po sa pagkakaintindi ko, no? Pag meron ganong pong ano, subpoena, kailangan nyo pong atinan yun. Ngayon, yung kaso, final sa Regional Trial Court sa Laguna. Diba? Actually, in fairness, ang nabasa ko sa RTC Pasay, Pinay. Ah, Pasay. Oh, sorry. Stand corrected. No, okay, sorry. Sa Pasay, ano. So, doon final. Ngayon, in fairness kay Miss Jo Antopacio, many times, sinasabihan niya yung mag-asawa, umattend kayo sa hearing para hindi kayo ma-content. Correct. Oh. So, hindi nga sila umattend. So, pag tatlong beses kang hindi umattend, sabi nga sa akin ni Kuya Berong Smith, shout out sa iyo, Kuya Berong, kinorek niya ako doon, hindi lang pala contempt of court. Kasi yung contempt of court po, ang nagbibigay po niyan, yung mismong court. Ibig sabihin, hindi pa dinudulong, o hindi pa pinag-uusapan yung case, yung court na mismo ang pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. And sabi nga ni Kuya Berong Smith sa akin, kinorek niya ako, ang tawag po doon for the third time is bench warrant arrest. Correct. Uh-oh. Kasi nga, hindi nga po inatinan, hindi nila sinipot eh. Diba? So yung bail na nakaano sa kanila, ang pagkakaintindi ko po, ang bail sa kanila ay parang 150 per case. 7 counts po yun, 7 counts of libel case. Oh. So, sinong tutulong sa kanila ngayon para mag-bail out? Ngayon, nandun siya, nagla-live siya. Ang mali pa niya, ito pang mali niya, no? Kahapon, kinontenta ko ni, ano, sabihin ko na rin, kinontenta ko ni, ano, ni Margons, ni Jacolera. Mm-hmm. Dahil lang, hindi ko siya pinaakyat sa live ko. Ngayon, dun sa live na yun, naka-thumbnail ako, umakyat ngayon dun si JTN. Dun sa live ni Anino. Agabi. Si JTN, si Jo Antopacio. Kasi nga, pinag-uusapan po nila, sinasabi ni Ilong na wala daw, fake news daw yung demanda sa kanya. Fake news daw. Wala daw yun. Okay. So, nagulat sila, biglang umakyat si Miss Jo Antopacio. Oh. Mm-hmm. Tapos, ang mali ni Ilong, katarantaduhan niya talaga, pasensya na po, kabubuhan talaga, binura pa niya talaga si Miss JTN. Eh yun, excuse me, that is already counted again for defamation. Defamation, tama.
Oh, kasi may kaso na sila eh. Minura pa niya. O, dinadagdagan tuloy. Oh, so kinabukasan this morning, I was following, nasusundan ko yung activities nila. Pumunta na sila doon sa Santa Rosa, Laguna. Sa police station. Oh. Mm-hmm. So ngayon, yung may pinadala ko sa yung ano na video, that was an actual, nung kinakausap na ni Miss Joanne Tupaso, si Leon, nasa presinto na si Leon. Ngayon, inaalam ni Joanne Tupaso sino ang mga nasa likod niya, ang nag-uto sa kanya para siraan siya. Mm-hmm. Ito po, no, it has nothing to do with, yung meron kasi hindi naniniwala eh. Pero it has nothing to do with FLM po, with Sir FLM. Kasi ito, it's about discrediting a person. Defamation po ito, libelous yung ginagawa nila. So kung ano man yung ano pang issue nila doon, let's not go further on this. Pero ang panang sinasabi ko lang po dito, yung pagkakakulong ni Leon, ngayong araw na to, effective today, at ni Alpunesa, ay hindi pa po yan tungkol doon sa kaso na nakadimanda sa kanila. As far as I understood, yun lang po ay isang bench warrant. Dahil nga hindi nila sinipot yung kanilang hearing. Mm-hmm. So kailangan nilang mag-present ng evidences at lahat naman ng evidences na i-present na ni Ms. Joanne Tupaso sa court as since early as January. Nako. Ang tanong ko, bakit pinipilit ni Ms. Joanne na umaten? Para siguro magkaroon ng amicable settlement ba o sabihin na natin siyempre kahit paano tao pa rin siya, binibigyan niya pa rin ng konting humility. Sabihin na natin humility. No? Binibigyan niya pa rin ng chance yung mag-asawa na umaten kayo. Oo. Diba? Siguro, kahit naman siguro ikaw, kung nasa pusin ko, nagkadimandahan tayo, naging magkaibigan tayo, kahit paano, sasabihan mo, katigil ka, umaten ka. And any lawyer would say that. Ang problema, itong si Japonesa, nagyayabang pa. Mm-hmm. Kesyo meron saka, daw siyang head uncle sa, na major sa krami, aayusin daw yung kaso. Anong kinalaman ng uncle niya? Oh, ito pa po isa, for the record. Kagabi binanatan din nila ako, kinontent din nila ako. Ako tahimik lang ako, alam mo, brother Limon. As early as, pero hindi ko inaano na ini-involve na mag-influence ha. Kung disclaimer lang po. Pero since after that live na nabas na panood ko yun at minumura, kinokontent-content nila ako, pwede ko ipakita sa yung screenshot. Kinonta ko yung kaibigan kong hepe ng isa sa mga munisipyo. Ha? Kinonta ko at pinorward ko yung video na yun. And sinabi niya sa akin, nagkataon lang ha, nagkataon na po, pero I'm not claiming, disclaiming po, I'm not claiming any credits here. Nagkataon po na yung best friend ko na yon, na soon to be general na, eh kaibigan niya yung nandun sa Laguna, Santa Rosa. So I don't know kung ano nangyari. It was the same coincidence na nandun na sila Miss Joanne Tupaso at inaaresto na ngayon mga asawa. Ngayon ba na nakadetain sila ngayon? Yes. Silang dalawa? Hanggang wala silang bail. Hindi sila makakalabas. Available naman yan kasi contempt, ano nga yan, bench warrant. Ang tanong dyan, sino ang mag-ano sa kanila after all na ginawa sa kanila? 150,000 per... Ate Kike, 150,000 per count. Ah? Ano yan? 150,000 per count. Ah, 150,000 per count. Yung bail nila, tama ba? Sa tingin ko, ganun. Pakicorrect po ako, baka mali yung nasabi ko, no? Kasi 7 counts eh. 7 counts of libel eh. baka 150,000 per head. Kasi kung 150,000 per count, masyado malaki. Malaki yun. baka naman 50,000 per count. Baka naman ganun. Let's put it that way. Di ba? Whatever. Kung, kahit nasabi mo ng 250,000 yan sa loob ng yung bail niya. Sino maglalabas ng cheque ng 250,000 para dyan sa dalawang yan? Pagkatapos ng ginawa nila. Matapos ng pambabago nila kay Sir FLM. Actually, merong... Magsusupport tayo sa kanya? No way. Yes. Actually, Ate Kikay, ganito yan eh. Merong kasing procedure na... Merong parang mga ano yan eh. Hindi ko lang matukoy kung anong tawag nila, no? Mm. Parang kunyari, ako may case, halimbawa, wala akong pambail, na ganong kalaki doon sa hinihinging bail.
Merong isang, meron parang mga lalapitan ka, parang mga isang company na sila magbe-bail sa'yo, sila mag-issue ng check, and then babayaran mo yun. Parang promissory note. Parang ganon, parang ganon. May mga ganong cases na pwede ka mag-bail. So, depende lang kung ano magiging... Ang malupit dito kasi, Brother Limor, no, bukod yan sa dalawang yan, meron silang, talagang meron na silang ni-name drop na involved. Excuse me, dun sa mga paniniram po rin nila. Kaya lesson din ito, let it be a lesson to all vloggers, sa mga lahat ng nasa social media na, hindi porke meron kayong kakayanan magsalita sa harap ng camera, at pang walwal kayo, mambalahura kayo ng kapwa, igagawin nyo. Kaya kayo dyan, na nanggawalwal kayo kay Sir FLM, watch out kayo. Watch out kayo. Diba? Kaya ano yan eh, kaya importanteng kahit hindi naman relevant sila Leon, pero maganda pa pag-usapan natin yan kasi tayo ang nasa social media. Tayo ang gumagamit ito. At least aware tayo na may mga ganyang scenario na pwede ka palang makulong dahil sa pagsasalita. Kasi ang freedom of speech, sinasabi ko na noon pa, hindi yan absolute. Hindi kayo pwedeng para kayong Panginoon sa social media. Hindi pa pwede, walang ganon. May limitation saka, lahat niya. Isang message sa mo, with regards to Sir FLM, yung mga nagwawalwal at nagbabalahura kay Sir FLM, may kalalagyan talaga yan. Dahil correct. Si Sir FLM may isang personality. We considered him as a public figure. No? Hindi siya private person. So may kalalagyan yung mga yan. Ngayon may nagtatanong dyan, bakit daw hindi nilalagay sa newspaper yung mag-asawang ulupong, eh hindi naman sila big deal eh. It's not a big deal. They're not a big deal. Meron akong concern sa sinabi mo, Ate Kikaino. Actually, ang public figure, open for criticism yan. Ang private person, hindi. Pero, may limitation pa rin. Okay, yeah. Tama. Yun ang ano dyan. Yun ang, kaya hindi pa pwede na to the max, mababalawin mo. Ang tanong, ito na. Katulad sa kabila. Okay, binabalhuran nyo si boss. Ang tanong, si Nanay Remy ba ay public figure? Kaya nga. Diba? At saka careful kayo ah. Careful kayo sa mga tao. Yung kaya, may kakayanan mag-endorse. Alam mo sa atin, part na ng kultura natin yan, yung sinasabing connection. So careful kayo dun sa mga tao na kahit na walang pera pero may kakayanan mag-endorse o kaya kayong i-endorse sa isang tao na may connection. Exactly, ganun yung nangyayari kay Miss Joanne Topacio. Si Miss Joanne. Ako yung kasi, hindi ko alam yung background ni Miss Joanne. Private person yan, Ate Kikay. Private yan. Tago yan eh. Kaya yari sila dyan. Libelous kasi eh. Libelous talaga yung mga pinagagagawa nila eh. So, yung mga accomplice nun, alam na. Sisingaw. Sabi ni Plastica, bigay mo nga sa akin limor address ni Game, matuloy ako sa kanila ni Ogar included si Monique Barkdog. Sad to say, hindi ko po alam ang address niya mga yan, Ma'am Plastica. So, siguro kailangan mong gumamit din ng connection niya para matukoy kung saan ang mga nakatira yan. Buhay pa sila, sinisitsaran sa impyerno, sabi ni Techi Asnieta. Muhammad, salami. Hoy, King Timawa, Batugan, dapat ikaw ang bitay pati o rin King Inaka. Yan, isa pa yan. Isa pa yan. Kayo dapat mabitay yung mga mambabalahura kay Idol FLM. Si Alpha Monyo, joke lang, makbakjablot sila ng balahura kay Idol FLM para tayo din ang humalakhak. Mga ko, nasa comment section. Si Pukel yung dugong yama. Siguro magpipiyes na tayo pag nilabasan na ng papel yan. Yun lang ang masasabi ko. Sabi ni Mang Bilan Kanangan, hindi ako maawa kaya punesa kasi tinawag akong gaga. Samantala, ako pa tumulong sa kanila. Naku. Yun lang nga eh. Diba? Hindi sila natuto kasi, Brother Limor. They never correct. Learned. Binigyan na sila ng last chance ng FLM family. Wala eh. Nagyabang eh. Tingnan mo. Both sides, kaaway nila. Kalaban nila. Yan ang problema. Diba? Ako, sabi ko, naawa ako dahil sa nakakaawa sila. Naawa ako sa sitwasyon nila.
Dahil siyempre, alam mo naman kung saan sila kumukuha ng kinabubuhay, pero still kasi nga hindi sila natuto eh for how many years eh. 'Di ba? Pero kung still pag-iralin natin yung awa natin, Brother Limor, 'di ba? Tama ka, hindi talaga sila matututo and it will continue. Yes. Yes. Babalik at babalik sila. So tama ito. Let it be a lesson to everyone. Correct. 'Di ba? Dapat ang maghinay-hinay kayo, lalo na sa sock media, pag nang babalahura kayo ng kapwa nyo. Ang masakit nun eh, tinutulungan na siya ng mga taong nasa paligid niya. No? Inano na nga, sinet aside na nga yung pagiging budon nila mag-asawa. Tinutulungan na sila't lahat, mga walang utang na loob, tapos babalahurain pa nila. O, ayan. Karma is a bitch. Sabi niya. So, abangan natin ng mga susunod na kabanata. Right now, nag-ano ako. Nandun ako sa kabila, nandito ako sa kabila. Kasi mga kaibigan ko naman po sila. Because I want update, no? So, right Tinatapit mo sa kabila ngayon si Leo? Tigigay? Ha? Topic ba nila ngayon doon sa kabila? Oh, si Kuya na. Hindi si kabila. Hindi sa kabila. I mean, yung grupo nila, Kuya Nani. Kasi si Kuya Nani Patosa at si Joan Tapas magkasama. So, tinatapik nila ngayon. At yun nga, nagmamagshot na yata yung mag-asawa. Tapos nag-live si Leon, nakikiusap. Ang salita pa niya ng gagong to, sabi niya, ito po, kinulong po kami dito no, sa Santa Rosa, Laguna. Wala po kaming ginagawang kasalanan. Pero is, ibig niya sabihin, challenge na yung judicial process ng Pilipinas. Judicial process. Mali ang ano. Alam mo, pagka ganun ang salita mo at may nakarinig sa'yo doon sa presinto, ito lang po, no? Doon sa presinto, alimbawa, nagaganong ka, nagla-live ka, tapos sinasabi mo na kinulong ako dito ng ganito ng hindi parehas. Hindi niya ba alam na kahit yung pinakamababang rango na nandoon na pulis, eh pwede siyang itawag ka agad sa official endorsement po ang tawag doon. Lalo silang pahihirapan, lalo silang patatagalin doon. Yung nangyari kay Sir FLM na nung nahuli siya nung nandun siya sa NBI, endorsement 'yun, pinag-initan si Sir FLM. Ganun ang nangyari kay Sir FLM. Totoo po 'yan kasi syempre galing ako sa serbisyo, alam ko yung ganyang sinasabing endorsement eh. Yung pag napagkatuwaan ka na pag-initan ka, wala kang magagawa eh. Kaya dapat kung nandiyan sila, nandun na sila sa presinto, magpakabait sila. Eh hindi, nag-live pa ang gago. Sinasabi pa niya na wala daw silang kasalanan kaya sila bakit humingi sila. Tama? Ang tindi, no? Ang tama nga, nag-live pa talaga. Tapos sabi niya, humihingi ako ng tulong dito. Kasi kinulong kami na wala naman kaming kasalanan. Ano yun? Bobo yung police na nanghuli sa kanila. Pero may standing warrant. Hindi ba ang tumulong ng due process yun? Wala bang protocol na sa mundo? Di ba? Sabi ni Andrasa, hindi siya sabi ko. Yan, sabi ni Lisa naman sa akin. 10,000 daw per count. 10,000 daw per count. 140,000 silang dalawa. Kaya pala 140,000. Tama, thanks na naman po sa nag-correct sa akin. Kita nyo, di ba? Okay. May mga nakikinig. Sabi ni Andrasa, Lisa sabi ko, Minda Vargas, Weng Lam, Galang, mga demonyo kayo lahat dyan sa live ni Pukelia. Ma'am Janet, Tamog, may love shoutout po sa inyo. Sabi ni Utol Muhammad, pag 3 times na hindi umatend sa hearing, matik warrant of arrest na yun. Yun nga sinabi sa akin ni Kuya Berong Smith, kinorekt niya ako kanina. Kasi akala ko, yung word na contempt of court, alam ko yun, naintindihan ko yun. Pero yung follow-up nun, bench warrant of arrest pala ang tawag doon yung sumunod. Si Atites. Si Atites, pinaliwanagan mo nito. Mapagpapaniwalaan yan yung gumagamit sa kanila, ang dapat nilang huliin, not Leon. Di ko inaayunan si Leon dito. Okay. Hindi, opinion mo. Pero Ate Tess, ito lang, sasabihin ko po ulit. Huwag natin questionin. Again po, no, hindi ko, I'm not opposing you, pero ang sa akin lang po, this is not about Sir FLM, this is not about FFCI, this is not about anyone else po. This is about an individual na nag-file lang po ng libel case against these two individuals. So, doon po tayo, respetuhin po natin kung ano yung naging judicial process, yung procedure. Huwag po natin insultuhin yung regional court o yung judicial system natin. Yun ang lagi ko sinasabi. Kasi ang judicial process, ang system natin, wala namang pakialam sa social media, di ba?
Correct. Pag yung papel at nakita, nasa harap nila at yung may mga papel complain, at may case. evidences. Diba? Diba? At, ang usapan saka, yan, take note po, huwag po kayong mamislead. Yung nagkaka-aresto po dun sa mag-asawa ay dahil po hindi sila umaten ng hearing. Yung pa lang, doon pa lang po, wala pa po talaga, hindi pa talaga dinidinig yung kanilang hearing na wherein meron silang demanda na 7 counts of libel. Dito pa lang sa pag ano pa lang nila, ano ba tawag dito? Pag-violate po nila sa rules of court. Yung tinatawag na dapat umaten sila sa hearing na hindi nila pinansin. Natural. Ang huwes maiinsulto po, kaya sila iniisyuhan ng contempt, kaya sila kinukontempt. Ngayon, for the third time na hindi sila umaten, yun na yung bench warrant of arrest. At kahit sino, kung makita man sila at large, pwede po silang what you call this? Citizen's arrest. No. Oh, yun. Kasi nakatimbre na po yan. Sa lahat ng police stations, lahat ng DLIG o Department Local Government, katakasama ba ako, Brother Limor? Lahat ng local government. Oh, yun. Lahat po ng ahensya. At pag nakatimbre ang pangalan na yan, to think na hindi naman talaga, hindi naman criminal case na ganun kagrabe, no? Kaya lang po kasi, ang nakapangalan, ang nakaano dun sa papel is People of the Philippines versus yung pangalan ni Leon at yung pangalan ni Japonesa. Ang pagkaintindi ko dyan, Ate Kikay, ganito, no? Ha? Ate Kikay, ang pagkaintindi ko dyan, ganito. Nung i-final yung case, syempre, ang una nakalagay dyan si Ma'am Joanne. Siya yung complainant eh. After ng kung ilang hearing mag-succeed ang ilang hearing na hindi sila o sila, doon na papasok yung People of the Philippines People versus of the Philippines. Yes, kasi lahat ng mga kailangan kay Ma'am Joanne na isubmit niya na sa court, nagkapag-hearing na siya with, ngayon yung sa side nila Leon, yun yung magiging depensa na lang ang ilalaban nila. Tsaka, yung ano sinasabi, pinagmamayabang pa ni Leon kahapon, eh, nakakuha nga ako ng NBI. Ano ba sila? Mga sira ulo ba sila? Eh, sira talaga ulo mo, Leon. Kasi, nung kumuha sila, kung nakakuha siya ng NBI, before August, no, okay. Ibig sabihin po nun, yung resolution, hindi pa bumababa. Tsaka, hindi okay, pa naman bumaba na yung point resolution. Hindi, kasi, pwede pa siya talaga makakuha ng NBI. Oh, hindi pa naman mag-appear sa file sa NBI. Yes, hindi pa nag-appear. Hindi ka pa na-encode. Oo. At saka yung may nagsasabi po sa akin, ang fake naman yung document na yan, edited yan. Hindi po pwedeng ma-edit ang isang document na galing sa court, lalo na kung merong scan code. Nakita mo ba yung pinorward ko sa'yo, Brother Limor? May scan code yun. Ganun na tayo kahit paano po, updated na tayo at medyo high-tech na rin tayo sa when it comes to documentation. Not like before po, na pag nakatanggap ka ng mga ganyan court decision, no, or court order, di ba barcode lang? Ngayon, yung barcode parang hindi na nila masyadong nila-recognize. Scan code na yung nakalagay. Kaya nga na nakita ko kanina sa screenshot, sabi ko ba, okay to upgraded na tayo. QR codes to. QR. Oh, QR code. Oh, tama. Yung ginaganon lang ng ng isang app, di ba? So hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng i-perjury 'yun. Hindi mo pwedeng i-falsify yung document na 'yun. Legit 'yun. Sabi ni Mami Carmen, Alpa Rami have lots of money. I'm sure Alpa will rescue Leon and Japonesa. Sabi ni Mami Kay, lahat ng mga ginawa ng babas is not acceptable at all. We must know our responsibility as human being. Do not act like those people. FLM lang ang malakas. Nako, Sis Kikay, nasundan ko ikaw since noon pag grabe inabot mo sa kanila. Hais, may karma naman, sabi ni Ma'am Chris Tessa. Oo, naalala mo, Brother Limor. Ito lang po, at ito nabanggit siya. No? Naalala mo, Brother Limor, pinatay nila ako sa Facebook. Pinaglamayan nila ako sa Facebook. Kahit naman ako, binurol eh. Binurol ako. On with that, tapos binagit yung anak ko. Ngayon, sabi ko nga sa'yo, and lagi ko naman ito sinasabi, meron akong 4 na classmate na pinapunta ko talaga sa lugar nila. Pero hindi naman, walang intention na manakit. Ha? Correction lang po.
Wala lang, para pumuntahan lang doon sa lugar nila. Kaso, at the same time, pumunta doon si Yamato, si Dugong, nung araw na yun. Yun, yun for the record. At for the record po, mula nung nilibing ako ng mag-asawang yan, na-endorse ko talaga ang pangalan yan. Naka-endorse yan. Kaya kanina, nung kausap ko yung...